Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at luminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Miyerkules, August 23, unang pagbasa. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikwem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng insina sa Sikwem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotham, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikwem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa ulibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang ulibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala pang hari noon sa Israel. Wala silang hari kasi may mga anti-monarchic tendencies sa mga tao. Hindi na nila kailangan ng hari, sabi ng iba, kasi si Yahweh, ang Panginoong Diyos nila, ang hari nila. Natatakot din sila na maaari silang abusuhin ng hari. May nagtangkang maging hari at yan ay si Abimelech, isa sa mga anak ni Gideon. Niligtas ni Gideon ang kanyang kababayan sa mga Madianita at siya ay naghukom sa Israel habang nabubuhay siya. Siya ang kinikilala nilang pinuno. Noong mamatay si Gideon, si Abimelech, isa sa mga anak niya at anak siya sa labas, ay nakipagkasundo sa kanyang mga kamag-anak sa Sikem, mga kamag-anak ng nanay niya. Nangulekta siya ng pera sa kanila at ibinigay ito sa mga siga-sigang mga tao at nagkaroon siya ng private army. Sa pamamagitan ng private army na ito, pumunta siya sa lugar ng kanyang tatay, tinipon ang mga kapatid niya, ang mga tunay na mga anak ni Gideon. Tandaan natin, siya ay anak sa labas. Ito ay mga 70 tao. Sila ay pinugutan niya ng ulo sa isang bato. Ngayon, wala nang maaaring maging leader sa pamilya nila, kundi siya. Magiging hari na siya. Pero may isang nakatakas, si Jotham.
Sumigaw ito sa kabila ng bundok at nagbigay siya ng isang talinhaga, isang fable. Sa fable na ito, sinabi niya, nag-uusap daw ang mga puno. Naghahanap sila ng maghahari sa kanila. Pumunta sila sa puno ng olibo, sa puno ng igos, sa puno ng ubas, upang anyayahan silang maghari sa kanila. Tumanggi ang mga ito. May kabutihan na silang idinudulot. Ang olibo ay nagbibigay ng langis. Ang igos ay may masarap na bunga. At ang ubas ay nagbibigay ng alak. Ano naman ang gagawin nila? Sabi nila, bilang hari. Magwawagayway lang ba sila sa ibang mga puno? Yan labang pagiging hari? Tinanggihan nila ang alok na maging hari ng mga puno. Ang nagpresenta na maging hari ay ang dawag, ang tinik sa ilalim ng gubat na walang pakinabang. Sinabi pa niya, sumilong kayo sa akin. Paano makakasilong ang mga puno sa mababang tinik? Pero sabi niya, kung hindi kayo susunod sa akin, susunugin ko kayong lahat. Ganun nga, ang apoy na galing sa dawag sa tinig ay makakalamon ng buong kagubatan. Anong ibig sabihin ng fable ng talinhagang ito? Tandaan natin, ang talinhaga, ang fable ay isang teaching technique, kwento na nagbibigay ng aral. Sinasabi ng ganitong kwento, ang taong magagaling, ang mga may pakinabang sa mundo, ang may mga nagagawa, ay walang kagustuhan na mamuno bilang hari o kaya bilang presidente o kaya bilang isang mayor o isang barangay chairman. May pakinabang na sila sa lipunan. Maganda na ang kanilang business. Naglilingkod na sila bilang magaling na guro, bilang scientist o may ospital na pinapatakbo. Ang mga may gusto lang na mamuno, yung mga walang silbi sa buhay nila, yung walang nagagawa kundi patambay-tambay, kundi manakot sa iba, yung ang kanilang credentials ay ang pangalan lang sa kanilang pamilya o yung mga sidekick lang ng ibang political families. Ang mga walang pakinabang ang gustong mamuno. Wala naman silang mabubuting magagawa kasi wala naman silang alam. At malaki ang damage at kapinsalaan na magagawa nila sa lipunan. Hindi ba may katotohanan din ang fable na ito hanggang ngayon? Tingnan natin ang mga politiko natin. Sa kanilang sarili, wala silang pakinabang. Kaya tumakbo sa politika at sila ang binoboto natin. Kaya ganito ang ating bayan. O Panginoong Diyos, iluyo mo kami sa mga leaders na walang alam. Mga leaders na walang interes sa bayan. Mga leaders na makadadala ng malaking kapinsalaan sa bansa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.